Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo nawa ay sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magandang hapon po sa inyong lahat. Magandang hapon din po, Father. Welcome po sa parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Ngayon po ay katapusang linggo sa kalendaryo liturhikal ng simbahan at ipinagdiriwang natin ang dakilang kapistahan ni Kristong Hari, ang Hari ng Langit at ng Lupa. Ipanalangin natin tayo rin ay pagharian ni Kristo sa ating mga puso, sa ating iniisip, sinasabi at ginagawa sa araw-araw. Kaysa ng lahat ng ating mga intensyon, ipanalangin natin ang lahat ng mga nagpamisa, lahat ng mga nagdiriwang ng kaarawan at anibersaryo sa araw na ito, ang mga patuloy na dumudulog kay Santo Padre Pio para sa kanilang mga kahilingan at karamdaman at para sa kapayapaan ng kaluluwa ng lahat ng ating mga yumao. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating ka upang anyayahang mga makasalanan ay magsisi. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakalukluk ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Gloria in excelsis Deo. In excelsis Deo, Gloria.
Kapangyarihan sa iyong anak na pinakamamahal at hari ng sanlibutan, niloob mong pag-isahin ang tanan. Idulot mong ang tanang kinapal na pinalaya sa kalipinan ay makapaglingkod sa iyong kadakilaan at makapagpuri sa iyo ng walang humpay. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen! Magsiupo po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Ito ang pinasasabi ng Panginoon Diyos. Ako mismo ang maghahanap at mag-aalaga sa aking mga tupa. Kung paanong hinahanap ng pastol ang tupa, niyang nawawala, gayong ko hahanapin ang aking tupa. Kukunin ko sila saan man sila itinapon nung panahon ng kanilang kasamaan. Ako mismo ang magpapastol sa kanila at hahanapin ang kanilang pahingahan. Hahanapin ko ang nawawala, ibabalik ang nalalayo, hihilutin ang napilay, palalakasin ang mahihina, at babantayan ang malulusog at malalakas. Ibibigay ko sa kanila ang kailangan nilang pagkain. Sa inyo, aking kawan, ito ang sinasabi ko na inyong Diyos na Panginoon. Ako ang magiging hukom ninyo. Pagbubukurin ko ang mabubuti't masasama, ang mga tupa at mga kambing. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Thank you.
at inaakay niya ako sa tahimik na batisan. Binibigyan niya ako niyong bagong kalakasan at sangayon sa pangako na kaniyang binitiwan, sa matuwid na landasi, doon ako inaakay. Sa harapan ng lingkod mo, ikaw ay may handang dulang. Ito iyong ginagawang nakikita ng kaaway. Nalulugod ka sa akin, na ulo ko ay langisan, at pati na ang kalis ko ay iyong pinaaapaw. Tunay na pag-ibig mo at ang iyong kabutihan, sa akin tataglayin habang ako'y nabubuhay. Doon ako sa templo mo lalagi at mananahan. Pastol ko, pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, si Kristo'y muling binuhay bilang katibayan na muling bubuhayin ang mga patay. Kung paanong dumating ang kamatayan sa pamamagitan ng isang tao, gayon din naman, dumating din ang muling pagkabuhay sa pamamagitan ng isang tao. Sapagkat kung paanong mamamatay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Adan, gayon din naman, mabubuhay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Kristo. Ngunit ang bawat isa'y sa kanya-kanyang takdang panahon. Si Kristo ang pinakauna sa lahat, pagkatapos ang mga kay Kristo sa panahon ng pagparito niya. At darating ang wakas, pagkatapos malupig ni Kristo ang lahat ng kaharian, pamahalaan at kapangyarihan, at ibibigay niya sa Diyos at Ama ang paghahari. Sapagkat si Kristo'y dapat maghari hanggang sa malupig niya at lubusang mapasuko ang kanyang mga kaaway. Ang kahuli-hulihang kaaway na kanyang pasusukuin ay ang kamatayan. At kapag ang lahat ay nasa ilalim na ng kapangyarihan ni Kristo, ang anak naman ang paiilalim sa kapangyarihan ng Diyos na naglagay ng lahat ng bagay sa ilalim ng kapangyarihan niya. Sa gayon, lubusang maghahari ang Diyos sa kalahat-lahatan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Darating ang anak ng tao bilang hari, kasama ang lahat ng anghel.
at luluklok sa kanyang maringal na trono. Sa panahong iyon, matitipon sa harapan niya ang lahat ng tao. Sila'y pagbubukod-bukurin niya tulad ng ginagawa ng pastol sa mga tupa at mga kambing. Ilalagay niya sa kanyang kanan ang mga tupa at sa kaliwa ang mga kambing. At sasabihin ng hari sa mga nasa kanan, "Halikayo mga pinagpala ng aking ama, pumasok kayo na kayo at manirahan sa kahariang inihanda para sa inyo mula pa ng likhain ang sanlibutan. Sapagkat ako'y nagutom at inyong pinakain, nauhaw at inyong pinainom, ako'y isang dayuhan at inyong pinatuloy, ako'y walang maisuot at inyong pinaramtan, nagkasakit at inyong dinalaw, ako'y nabilanggo at inyong pinuntahan." Sasagot ang mga matuwid, "Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom at aming pinakain, unauhaw at aming pinainom? Kailan po kayo naging dayuhan at aming pinatuloy o kaya'y walang maisuot at aming pinaramtan? At kailan po namin kayo nakitang may sakit o nasa bilangguan at aming dinalaw?" Sasabihin ng hari, "Sinasabi ko sa inyo, nang gawin ninyo ito sa pinakahamak sa mga kapatid kong ito, ito ay sa akin ninyo ginawa." At sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, "Lumayo kayo sa akin, mga sinumpa. Kayo'y pasapoy na di mamamatay, na inihanda para sa Diablo at sa kanyang mga kampon. Sapagkat ako'y nagutom at hindi ninyo pinakain, nauhaw at hindi ninyo pinainom, ako'y naging isang dayuhan at hindi ninyo pinatuloy, ako'y nawalan ng maisuot at hindi ninyo pinaramtan, ako'y may sakit at nasa bilangguan at hindi ninyo dinalaw." At sasagot din sila, "Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom, nauhaw, naging dayuhan, walang maisuot, may sakit o nasa bilangguan at hindi namin kayo pinaglingkuran?" Sasabihin sa kanila ng hari, "Sinasabi ko sa inyo, nang pagkaitan ninyo ng tulong ang pinakahamak sa mga ito, ako ang inyong pinagkaitan. Itataboy ang mga ito sa kaparusahang walang hanggan, ngunit ang mga matuwid ay tatanggap ng buhay na walang hanggan." Mga minamahal, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Tayo po ay magsiupo. Muli po, magandang hapon sa inyong mga naririto sa atin sa Pambansang Dambana, gayon din sa mga patuloy na nakikiisa sa atin via live streaming. Ngayon nga po ay katapusang linggo na ng kalendaryo liturhikal ng simbahan, at sa susunod na linggo'y sisimulan natin ang bagong kalendaryo ng simbahan, ang panahon ng Adbyento, paghahanda para sa Pasko. Kaya ating ipinagdiriwang ang dakilang kapistahan ni Kristong ating hari, ang hari ng langit at ng lupa. Tatlong bagay tungkol sa pagdiriwang na ito. Una, may hari, may kapwa, at may katapusan. May hari, hindi upang maging makasarili, kundi ay maging mabuti. May kapwa, hindi upang malamangan, kundi ay tulungan. At may katapusan, hindi upang katakutan, kundi ay paghandaan. Isa-isahin po natin, mga minamahal. May hari. Kapag ikaw ay hari, ikaw ay nasusunod. Ikaw ang pinakamahalaga. Ikaw ang importante. Nasa sa'yo lahat ng atensyon. O, isip kayo ngayon. Ano o sino ang pinakamahalaga sa inyo ngayon? Sa inyong pagpunta dito, anong pinakamahalaga? Pinakamahalaga ba sa inyo ay makapag-makeup kayo at baka ibang itsura ninyo sa iba? Pinakamahalaga ba sa inyo ang cellphone at baka maiwanan? O sinong pinakamahalaga?
pinakamahala ba sa iyo ngayon ang iyong boyfriend o iyong girlfriend? Sapagkat kung sino at ano ang pinakamahalaga sa iyo ngayon, siyang naghahari sa iyo. Si Kristo po ba'y mahalaga para sa inyo? Huwag ko kayong tumingin lamang sa akin. Iba sa inyo napapapikit na eh, kasi simula ko pala ang. Si Kristo ba'y mahalaga sa inyo? Si Kristo ba'y inyong hari? Oh, ay bakit? Bakit galit ka pa rin sa iyong kapatid? Bakit hindi mo pa rin matapatawad ng iyong kapitbahay? Digi parang sala. Opo, Father, si Kristo po ang aking hari. Gayong hindi mo iniimikan ng iyong nanay, 3 buwan na. Opo, Father, si Kristo po ang aking hari. Gayong kapag nakikita mo ang iyong kapitbahay, ikigalit na galit. Sala iyon. Sapagkat kung si Kristo ang hari at si Kristo ang naghahari sa iyo, abay dapat puno ng pagmamahal, puno ng pangunawa. Sapagkat ang hari ay tinutulungan kang hindi upang maging makasarili, kundi dapat maging mabuti. Kaya tatanungin nyo ng ayos ang inyong sarili, ha? Kapag ikaw ang pinagkakabalahan mo ngayon ay iyong katarayan, yan ang hari ngayon ng iyong buhay. Kapag ang pinagkakaabalahan mo ngayon ay ang iyong kadamutan, yan ang naghahari sa iyong buhay. Dapat si Kristo upang hindi maging makasarili, bagkus ay maging mabuti, ang naghahari sa atin. Ikalawa, may kapwa. May kapwang hindi dapat lamangan, bagkus ay dapat tulungan. Kaliwanag po ng mabuting balita, at nung binasya sa ni Father Reynel, talaga namang alam mo eh, pagka sa mabuti at sa masama, di kayo may balasik ng kaunti. Ang sabi doon ni Father ay, tayo nawala. Lumayo kayo sa akin, kayong mga sinumpa. Medyo may galit pa eh. Anong sinasabi ni Jesus sa mabuting balita? May kapwa. At ang kapwa, huwag mo nang iisipin yung kapwang naghihirap sa ibang bansa. Huwag mo nang iisipin yung kapwang walang makain sa lansangan. Ang unang-unang kapwa na meron ka, ang iyong bungangerang asawa. Ang iyong lasinggerong asawa. Ang iyong pasaway na anak. Ang iyong chismosang kapitbahay. Yan ang iyong mga kapwa. Huwag na kayong lumayo. At sabi ni Jesus, ang pupunta sa langit, yung tutulong sa kapwa. Ang pupunta sa impyerno, yung hindi tumulong sa kapwa. Dahil kapag ka nagbigay ka kay Kristo. Kapag ka nagdamot ka kay Kristo. Yun lamang naman eh. Sa palagi ninyo, pagpunta natin doon ay itatanong kung ilan ang iyong yaman o kung nakatapos ka o hindi. Hindi, ang itatanong doon ay naging mabuti ka ba sa iyong kapwa? Sa katapusan ng mundo, pili kayo. Tupa ka o kambing? Tupa. Oh, may mga nasagot eh. Tupa. Abay, inyong iingatan. Dahil marami ngayon na nakabihis tupa, pero kambing. Alam nyo ba ang pagkakaiba ng tupa at kambing? Kapag ikay magpapatay ng kambing, hindi pwedeng hindi alam ng inyong kapitbahay. Dahil ang kambing, bukod sa baboy, ang pinakamaingay na hayop kapag pinapatay. Pero tanya ang tupa, hindi tayo madalas magkita ng tupang ipinapatay eh. Pag ang tupa kinakatay, wala kang maririnig na anumang ingay. Tahimik, buong pusong nagkakaloob ng sarili. Kaya nga ang tupa, tinan nyo dyan sa harap, may malaking tupa. Minsan din nyo na napapansin yan. Sagisag yan ni Kristo.
nagkaloob ng sarili ng buong kapakumbabaan at walang reklamo. Kaya doon pa lamang, alam na natin. Nakita na ba kayo ng nagchichismisa na tahimik? Di kayo wala. Nakita na kayo na nag-aaway na tahimik? Wala. Kaya kapag mali ang iyong ginagawa, para kang kambing, maingay. Nakita na kayo ng nagliligalig na tahimik? Di kayo hindi. Pag ako'y nagliligalig, abay maingay. Mahirap magligalig ng tahimik. Eh dahil mali, yun din ang tupa at kambing. At ang pagiging tupa at kambing mo sa huli ay huhusgahan kung paano ka naging mabuti sa kapwa. May hari, may kapwa. Ang huli, may katapusan. Hindi para katakutan, bagkus ay para paghandaan. Matatapos po lahat. Mamamatay tayong lahat. Kailan yon? Hindi ko alam. Magaling kung alaman natin. Kaya kung gusto mong maging tupa, kung gusto mong maging mabuti, abay paghandaan mo ang langit ngayon na. Father, saka na ho ako magiging mabait kapag ako'y nagkaasawa na. Ay kung hindi ka magkaasawa, Father, saka na ako magiging mabait kapag ho napatapos ko na lahat ng aking mga anak. Ay paano kung hindi makatapos ang mga iyan? Gusto mong makapunta sa langit? Gusto mong maging mabait? Tulad ng tupa, maging mabait ka ngayon. Hindi mamaya, hindi bukas, ngayon. Ang pagpili sa langit ay pinipili ngayon. Kaya nga kayo nasimba eh. Digi kasarap lamang mamasyal diyan. Lagi nyo akong naririnig. Huwag kayong pupunta dito para magpa-picture lamang. Hindi ito pasyalan. Ang marami sa inyo galing pa sa malalayong lugar. Tapos traffic na traffic diyan. Diga ho, ka-traffic. Gutom pa kayo. Pagdating dito, magpapa-picture kayo sa ilalim ng aming mga puno. Digi sayang. Kaya kayo nagdadasal ngayon dahil patunay na gusto nating maging mabuti ngayon. Kaya ka nga nasimba eh. Kaya ka nga pipilit magpakabuti dahil gusto mong makarating sa langit. Dahil dadating ang katapusan, dadating ang kamatayan sa panahong hindi mo alam at sa oras na hindi mo inaasahan. Kaya nga po sa inyong medyo malapit ng graduate, abay mag-isip-isip. Pagka ikaw ngayon ay 70, 80 na, tapos damot na damot mo pa, abay mag-isip ka. At baka ikay sa impyerno ang punta. Ay magaling kung kasama mo doon yung kachismisan mo sa inyo. Ay paano kung ikaw laang? Di kalungkot mo doon? Kung ikay 80, 90 na ngayon, taray na taray mo pa, mag-isip-isip ka. Dahil baka maya-maya ay dumating ang katapusan at hindi ka handa. Ano pong maganda sa ating pananampalataya? Sabi po ng Aral Batanggenyo, ang lokal na katisismo dito sa Batangas, number 515. Ang buhay pakikiisa kay Kristo ay unti-unting sumusulong hanggang maging ganap na bahagi tayo ng sambayan ng Kristiyano. Yun ang maganda sa atin. Ang pagbait, ang pagbuti, ang paghahanda sa katapusan ay unti-unti, dahan-dahan. Wala namang pagkatapos ng misang ito'y siya ng pinakamabait. Huwag kayong maniniwala. Hindi. Dahil mamaya, sasakay pa lang kayo sa inyong sasakyan, nagagalit ka na sa iyong kasama. Sinabi na ikang huwag ka nang bumili, gabing-gabi na, layo-layo pa ng ating uuwian. Sabi ng mamaya na umihi, pero galing kang simbahan, sumimba ka, pero galit ka maya-maya. Yun ay katotohanan. Tanyo pag-uwi nyo sa inyo mamaya, madumi ang bahay, tambak ang hugasin, ay pag hindi umandar ang bunga nga ng mga kambing na yan,
pero galing kang simbahan. Nagdasal ka. Yun ang ating pananampalataya. Unti-unti ang pagbait, utay-utay ang sabi nga namin dito sa Batangas. Walang isang pagising mo'y pinakamabait ka na. Hindi. Little by little, the goodness that is coming from the Lord will change your heart for good. At yun po ang ating hihilingin sa banal na misang ito. Yung tayo ay maging mabuti, maging tupa, makasama ni Jesus sa langit. Kaya nga po kay Jesus na inyong tatanggapin mamaya sa banal na komunyon, inyo pong ibulong sa Kanya, Panginoon, bigyan mo po ako ng isang mapagmahal at mapagpakumbabang puso upang sa aking pang-araw-araw na buhay, makilala kita bilang aking hari. Makita kita sa aking kapwa na aking paglilingkuran at mapaghandaan ko ang aking pagpisan sa iyo. Yung sa huling sandali ng aking buhay, ako'y maging tupa kasama mo at ng lahat ng mga banal sa langit. Tayo po ay magsitayo. Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat, nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroon na ng mga yumao, nang may katlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat, doon magmumula paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Lagi tayong nanganganib na magkulang sa paglilingkod sa Panginoon sa ating kapwa. Sapagkat pananagutan natin kay Kristo ang ating pakikitungo sa kapwa, tayo'y manalangin at ating sabihin, Kristong aming hari, dinggin ang panalangin namin. Kristong aming hari, dinggin ang panalangin namin. Para sa lahat ng mananampalataya, nawa paghandaan nilang mabuti ang huling paghuhukom at ang mga implikasyon ng pagkakatawang tao ni Jesus, manalangin tayo. Kristong aming hari, dinggin ang panalangin namin. Para sa Santo Papa Francisco at lahat ng iba pang pinunong espiritual, nawa ang kanilang halimbawa ng pakumbabang paglilingkod sa mga nangangailangan ay tularan ng lahat ng may kabutihang kalooban, manalangin tayo. Kristong aming hari, dinggin ang panalangin namin. Para sa mga guro, doktor, nurse at mga social worker, nawa ang kanilang paglilingkod sa mga estudyante, may sakit at mga dukha ay umalinsunod sa diwa ng pananampalataya. Manalangin tayo. Kristong aming hari, dinggin ang panalangin namin. Para sa mga dukha, api at naghihirap, nawa makalasap sila ng kalingan ng Diyos sa pamamagitan ng pagkakawang gawa ng kanilang mga kapatid. Manalangin tayo. Kristong aming hari, dinggin ang panalangin namin. Para sa ating lahat, sa huling paghuhukom, nawa marinig natin ang paanyaya ni Jesus na nagpapatuloy sa atin sa kaharian ng Ama. Manalangin tayo. Kristong aming hari, dinggin ang panalangin namin. Panginoong Jesus, malimit kaming magkulang sa pagmamahal at paglilingkod sa iyo sa aming kapwa. Patawarin at pagpalain mo nawa kaming maging mga tanda at kasangkapa ng iyong pag-ibig para sa lahat. Ikaw na nabubuhay at nagahari magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Para sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo.
Tayo po ay magsitayo. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugda ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa paghahain namin ng mga alay sa ikapagkakasundo ng sangkatauhan, iniluluhog namin ang iyong anak na way magbigay ng mga kaloob na pagkakaisa at kapayapaan sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Hinirang mong tagapaghain ng tanan ng iyong anak na Panginoon ng sanlibutan. Pinadaloy mo sa kanya ang langis ng kasiyahan, tanda ng paghirang mong pangmagpakailanman. Sa paghahaing ginampanan niya sa krus, siya ang dalisay na tagapagbuklod. Siya ang gumanap sa aming pagkatubos, siya ang sumakop sa sansinukob. Ang kanyang paghaharing lagi sa lahat ay siyang lubusang naglalahad ng iyong kadakilaang matapat upang buhay mo'y sa lahat maigawad. Sa paghahari niya, lahat ay hinahatian. Sa iyong kagandahang loob at kabanalan, sa iyong dangal at kapayapaan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Hindi naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin.
Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo. Sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong digdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paging dapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos. Kaisa ni San Jose ang kanyang kalinslinisang esposo. Kaisa ng mga apostol ni Santo Padre Pio at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang, makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Magsitayo po ang lahat. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Thank you.
hiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo, tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ito ang Kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Thank you.
Ang isa sa gawa pong second collection ay ginagamit sa patuloy na pagkapaunlad ng parokya at pambansang Dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong mga handog. Overflow.
Magstayo po ang lahat. Manalangin tayo, Ama naming mapagmahal, kaming pinapakinabang mo sa pagkaing nagbibigay buhay, ay nagsusumamong kaysa niyang makapamuhay sa kaharian sa langit, pakundangan sa karangalang sundin ang mga kautusan ng Haring si Kristo sa sanlibutan, sa pamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ay binibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at paspasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo po ang lahat para sa ilang patalastas. Una sa inyong pagbisita sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Bahagi po ng katapatan sa inyo ng pambansang Dambana, makikita ninyo sa screen ang total collections ng nagdaang linggo. Maraming salamat po sa inyong patuloy na kagandahang loob para sa National Shrine. Sa paligid po ng ating simbahan, mga simbahan, pati sa kabila, may makikita kayong mga information, Pilgrim's Information Record Book. Ito po'y bahagi ng programa ng documentation at sa pagpapalawig ng datos at ng turismong pangsimbahan at bilang alaala din ng inyong pagbisita sa National Shrine. Makikisuyo po na pakisulat ng inyong mga pangalan at ng mga hinihinging ilang detalye bilang bahagi ng inyong pakikiisa sa aming programang ito. Ngayon po ay dakilang kapistahan ni Kristong Hari, mamaya pagkatapos ng misa ng alas 6 ng gabi, tayo po ay magkakaroon ng prosesyon dito sa palibot ng pambansang Dambana, susundan ng banal na oras. Kayo pong lahat ay inaanyayahang makiisa. Para po sa inyong mga tulong, tulad ng nabanggit ni Father, maaari kayong magpadala direkta sa kanilang mga detalyeng nasa screen o kaya ay makipag-ugnayan sa ating opisina. Ang ating sunod na misa, mamayang alas 6 ng gabi, pangungunahan ng Lubhang Kagalang-galang Ramon Argelies, at ito po ay susundan nga ng prosesyon at ng banal na oras. Maraming salamat sa inyo, inaasahan naming pananatilihin ninyo ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Muli po kayong magsitayo. Ating isasagawa ang pagbabasbas ng mga religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos sa mga makapangyarihan upang tayo'y maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. Inyo pong hahawakan ang inyong mga nais pabasbasan, isipin ang mga taong nais ninyong ipanalangin para po sa mga nasa kanilang tahanan, ang panalangin pong ito'y para din sa inyo
at sa inyong mga nais pabindisyonan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, ang mga rosaryo, mga imahen, mga dasalan, mga healing rub at mga miracle oil na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Maraming salamat sa ating mga tagapaglingkod at sa inyo pong lahat na nakiisa sa ating banal na pagdiriwang. Maraming salamat sa inyo. Lagi po kayong mag-iingat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay naialay na. Humayo kayong mapayapa, papaghariin si Kristo sa ating buhay. Salamat sa Diyos.